Ang sabi po rito ano po sa Matthew chapter 8 in verse number 23 hanggang verse number 27, babasahin ko po ang sabi po rito ano po. And when he was entered into a ship, his disciple followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, and so much that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciple came to him and awake him and saying, Lord, save us, we perish. In verse number 26. And he said unto them, why are ye fearful, O ye a little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. In verse number 27. But the men marveled, saying, what manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Ano po, dito po sa talatang ito, makikita po natin nung ang Panginoong Heso Kristo, ano po, pagkatapos niya po magturo, sumakay po siya sa isang bangka, ano po, na kasama, na sumusunod yung kanya pong mga disipulo dyan po sa verse number 23. Ang sabi po niya, and when he was entered into a ship, his disciple followed him. Kamukha po yan nung sa Luke chapter 8 in verse number 22. Ano po? Ang sabi po dito, now came to pass on the certain day that he went into a ship with his disciple, and he said unto them, let us go over unto other side of the lake. And they launched forth. Ano? Nangyari nga na sa mga araw na yaon na siya lumulan sa isang daong, siya at ang kanyang mga alagad, at sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat at ng dagat-dagatan, at sila'y nagsitulak. Ibig sabihin, ano po, inutos po ng ating Panginoon, ano po, naniniwala po ako, ano po, yung mga tagasunod, yung mga disipulo ng ating Panginoon, sumusunod po sa kanya. Ano? Ano, adun po yung kanilang pagsunod. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 10, in verse number 26 down to verse number 27, but ye believe not because ye are not my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ano po, naniniwala po ako pag ikaw ay tunay na mananampalataya, susunod at susunod ka sa ating Panginoong Heso Kristo. You will follow the Lord Jesus Christ. Wala pong Kristiyano, wala pong mananampalataya, wala pong disipulo ng ating Panginoon na hindi po sumusunod sa Kanya. Kaya nga po, sumunod po sila doon sa bangka. Ano po, inutos po ng Panginoon na sila ay pumunta sa kabilang ibayo. Ano po ang sabi nito sa Matthew chapter 8 in verse number 24? And behold, there arose a great tempest in the sea, in so much that the ship was covered with waves, but he was asleep. Nung sila po ay naglalakbay na, ano po, ito po yung panahon na kung saan ay nakatulog yung ating Panginoong Heso Kristo. At sa kanilang paglalakbay, nagkaroon po ng malalaking alon, nagkaroon po ng pagkagalit yung hangin, ano po, nagkaroon po ng bagyo sa lugar. Ano po, ang sabi po dyan sa Luke chapter 23, ano po ang sabi po dito, datapwat samantalang sila'y nanglalayag, siya'y nakatulog at bumugso ang isang unos na hangin sa dagat-dagatan, at sila'y nagtitigib ng tubig, ano, napuno po ng tubig at nangasa kapanganiban. Ano, ibig sabihin, that time when the Lord Jesus Christ asleep, makikita po natin dito na nagkaroon ng malaking bagyo, ano, nagkaroon ng malalakas na hangin at napuno ng tubig yung kanila pong sinasakyang bangka. Sometimes, ano, makikita po natin sa buhay natin, minsan parang tahimik ang ating Panginoon. Parang may mga panalangin tayo na hindi tayo naririnig. Parang mayroong panahon na hindi tayo napapakinggan ng ating Diyos. Hindi tayo napapakinggan ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating pinag-aaralan ay when Christ is silent. Sa panahon ng bagyo, sa panahon ng problema, sa panahon ng trouble ng isang Kristiyano, sa panahon ng problema, ano? Bagyo sa buhay, na minsan nananahimik ang ating Panginoon. Minsan parang hindi tayo tinutugon, parang napakarami ng problema, pero parang walang kasagutan sa bawat panalangin natin. Tinitingnan po ng Panginoon kung ano ang ating karakter na gagawin, our action,
our attitude, ano? Pag dumating yung ganitong pagkakataon na parang hindi siya sumasagot sa ating mga dalangin. And that time, the Lord Jesus Christ asleep, ano? Hinayaan lang niya yung mga disipulo at nagkaroon po ng malaking unos sa kanilang paglalayag. Pero niniwala po ako, ano, the Lord Jesus, alam niya yung nangyayari sa paligid. Ang gusto lang makita ng Panginoon, ano ang kanilang magiging attitude. When He is silent and the problem and the trouble is come. Ano yung ating magiging attitude? Ano ang ating magiging action? Ano po ang sabi niya sa verse number 25? Ang sabi niya, and His disciple came to Him and awoke Him, saying, Lord, save us, we perish. Sabi niya sa verse number 26, and He said unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? When He arose, sabi niya, then He arose and rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. Nagkaroon po na magiging payapa yung dagat. Ano? Ang sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Bakit ang liit ng inyong pananampalataya? Ano nangyari? Inutusan ng ating Panginoon yung hangin, yung dagat na maging payapa at sumunod po ito. Anong ganun makapangyarihan ng ating Panginoon? Ano ang sabi diyan sa verse number 27? But then, sabi diyan, but the man marveled, saying, what manner of man is this that even the winds and the sea obey him? Minsan ano mangyayari sa atin, minsan paglalakbay ng buhay, minsan parang tahimik ang ating Panginoon, parang hindi dumidinig sa ating mga panalangin. Pero tandaan po natin, tangan-tangan ng Diyos ang lahat ng bagay. At kayang solusyonan ng Diyos ang bawat problema na meron po tayo. Kaya nga po makikita natin na dumarating ang mga panahon sa buhay po natin na pawang parang di sumasagot ang ating Diyos, parang tahimik siya. Ano? Dahil tinitingnan niya lang tayo. Why Christian have a little faith when Christ is silent? Bakit ba ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, maliit ang pananampalataya sa panahon na ang ating Panginoon ay nananahimik? Ano, tatlong bagay lang po yung akin pong naihanda. Una, makikita po natin dito, unrealize the presence of Christ. Unrealize the presence of Christ. Nakalimutan nila na kahit natutulog ang ating Panginoon, ito yung kanilang guro, yung presensya niya, kasama nila. Doon sa kanilang paglalayag, kasama po nila ang ating Panginoon. Nagkataon na siya'y namamahinga. Nakalimutan nila, hindi nila naisip, ano? Na ang Panginoon, ang guro, na siyang makapangyarihan, nagpagaling ng maraming karamdaman, nagpagaling bumuhay ng patay. Kasama nila ang Panginoon, ano? Unrealized the presence of God. Nawala sa kanilang kaisipan. Minsan, nagiging maliit ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Why? Nakakalimutan niya, nakasama niya ang ating Panginoon. Di ba pinangako ng ating Panginoon? Sa Matthew chapter 28, in verse number 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. The Lord Jesus Christ is with us. Ano, nasa atin po siya, kasama po natin siya. Minsan nagiging maliit yung ating pananampalataya. Why? Because of unrealized the presence of God. Wala sa isip natin, nakakalimutan natin, nakasama natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, pag lagi nating naaalala na sa bawat paglalakbay na meron po tayo, na dumating man ang anumang bagyo, pagka po naisip natin, nakasama ko ang Panginoon, naniniwala po ako, magkakaroon tayo ng lakas ng loob. Di ba? Kaya nga ang sabi nung salita ng Diyos eh, dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Kasama natin ang Panginoon.
dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog kasama natin ang Panginoon. Why? Sa lahat ng bagyo ng buhay na meron po tayo, hindi po magiging maliit ang ating pananampalataya pag naalala natin at iniisip natin na sa bawat pagsubok na atin pong tatahakin, kasama po natin si Kristo. Bakit maliit ang pananampalataya ng mga Kristiyano? Unrealized the presence of God. Minsan nakakalimutan po natin na meron tayong Diyos na kasama, na si Kristo ay kasama natin sa buhay. Alam niyo po, naniniwala po ako na sa isang tunay na mananampalataya, ang meron siya ay ang pag-asa. Dahil ang pag-asa niya ay si Kristo. Alam niyo, pag ang isang tao walang Kristo sa puso, wala po itong pag-asa. Di ba? Kaya nga maraming tao ang nagpapakamatay. Nagsasabit ng lubid sa kanyang kesame, nagsasabit ng lubid sa puno, ano po, at pinapatay ang kanila. Bakit? Dahil nawala na yung pag-asa. Pero sa isang mananampalataya, ang meron po tayo pag-asa. Dahil alam natin si Kristo ay kasama natin. Alam nyo, si Judas, hindi po ligtas. Di ba? Nung kanya pong inano ang ating Panginoong Hesus Kristo, siya po'y nagpakamatay. Hindi po ligtas si Judas. Ipinagkanulo po niya ang ating Panginoon. Sa pagkakanulo niya, naisip niya na wala na siyang pag-asa. Why? Because Judas is not saved. Pero pareha sila ni Pedro na nagkasala. Di ba? Si Pedro, inakila ang ating Panginoon. Para na rin niya ipinagkanulo ang ating Panginoon. Habang sinusundan niya, inakila niya hindi lamang once, hindi lamang twice, but thrice. Pero hindi po nagpakamatay si Pedro. Hindi siya nawala ng pag-asa. At nung umakyat na sa langit ang ating Panginoon, si Pedro po ang siyang nagpastor sa Jerusalem. Ibig sabihin, tayo po naman ang mananampalataya, pag alam natin, nakasama natin ang ating Panginoon, laging meron pag-asa. Amen? There is hope in every Christian. Kaya nga po, meron pong hope goes on. Yung pag-asa natin, mananatili at mananatili. Unrealized the presence of God. Ano pa? Ano why? Ano po? Christian have a little faith when Christ is silent. Pagka po nananahimik, hindi tayo tinutugon sa ating panalangin. Ano ang nakakalimutan na mananampalataya? Bakit maliit ang kanyang pananampalataya? Pangalawa, underestimate the power of Christ. Hindi lamang unrealize the presence of Christ, but underestimate the power of Christ. Di ba dyan sa binasa natin, verse 25 and verse 26, nang bumangon ang Panginoon, sabi niya, bakit kayo natatakot? Bakit kaliit ng inyong pananampalataya? At inutusan ng Panginoon yung hangin, inutusan ng Panginoon yung alon, yung dagat, na maging kalmado, at ito'y naging kalmado. Minsan, na-underestimate po natin yung kapangyarihan po ni Kristo. Ibig sabihin, minamaliit natin minsan yung ating Panginoon. Kaya nga po, tandaan po natin, kung atin pong ilalagay sa ating kaisipan at sa ating puso na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan at tanga niya ang lahat ng bagay, naniniwala po ako, magiging malaki ang ating pananampalataya. Diba? Kaya nga, ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ, which strengthened me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil dun sa nagpapalakas sa akin. Sa Philippians chapter 4 in verse number 13. Minsan, lumiliit ang pananampalataya natin na underestimate po natin yung kakayanan at kapangyarihan ni Kristo.
Kasi kasama na nila, Panginoon, eh. Ando na yung presensya ni Kristo. At alam nila na ito'y makapangyarihan. Pero natakot at lumiit pa rin ang kanilang pananampalataya. And number three, di lamang unrealize the presence of Christ, underestimate the power of Christ, but unknown the person of Christ. Unknown. Sabi ng mga tao dyan sa verse number 27, ano ang sabi dyan? But the men marveled, saying, what manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Unknown the person of Christ. Ibig sabihin, ano, bagamat ang ating Panginoon ay tao, hindi siya basta tao. Naniniwala po ako, the Lord Jesus Christ is a man, 100%. Pero 100% siya po ay Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Ano? Kaya nga po makapangyarihan yung atin pong pinaglilingkuran. Hindi siya basta tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi po ng John chapter 1 in verse number 1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sino bang berbo ito? And the Word was made flesh and dwell among us. And we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 2 in verse number 6, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon the form of the servant, and he made in the likeness of man. And being found in a fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Diba? Kaya nga sabi dyan, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus Christ every knee shall bow, of things in heaven, things in earth, and things under the earth. Lahat ng bagay sa langit, sa lupa, at sa ibabaw, sa iba ng lupa ay luluhod sa kanya. Sa palagay natin, minsan dumarating na, minsan nararanasan po natin, pag may problema po tayo, parang nananahimik ang ating Panginoon. Parang hindi niya tayo napapakinggan. Parang natutulog siya. Sabi nga dito, natutulog ang Panginoon. Kaya nga may katang, natutulog ba ang Diyos? Naniniwala ako, natutulog man ang katawan ng Panginoon, alam niya yung nangyayari sa kanyang kapaligiran. Sa panahon po natin, minsan akala natin hindi tayo dinidinig, hindi tayo pinapakinggan ng ating Panginoon. Tahimik siya. Pero ang tanong, magiging maliit ba ang ating pananampalataya? Siguro magiging maliit ang ating pananampalataya when we underestimate the power of Christ. Ano? Pag hindi natin naisip na yung kasama natin ang ating Panginoon, anong hindi natin kilala talaga ang ating Panginoon, magiging maliit ang ating pananampalataya. Tandaan po natin, as we relate in our situation today, Jesus has the power to supply all our need, power to secure us in any trouble, power to save us in all circumstances, power to stop any storm of life. Kaya po niyang pahintuin anumang problema na meron po tayo. Just believe. Just have faith. Diba? Sabi ng Panginoon, a little mustard seed of faith. Kayang ilipat ang malaking bundok sa dagat. Pero minsan, nasa ng ating pananampalataya. Alam niyo, pag iniisip ko yun, parang imposible talaga yun eh. Pero ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon, kung meron tayong pananampalataya, pwedeng ang mga imposible maging posible. Why? Because sa Panginoon, ang mga imposible nagiging posible.
ano? Sa ating Diyos, posible ang lahat ng bagay. Kaya po, have faith, manampalataya po tayo. Lagi po nating isipin na meron tayong Diyos na kasakasama. Lagi po nating isipin, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ilagay natin sa ating kaisipan kung sino yung ating Diyos. Kilalanin po natin siya. Alam nyo, kaya nga po meron hope goes on eh. Salamat po kay Tatay Jess. Bakit? Patuloy na ipinapakilala sa atin yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Patuloy na ipinapaunawa sa atin na meron tayong Diyos na makapangyarihan. Sa umagang ito, anuman ang sitwasyon na meron po tayo, na para bang napakatahimik ng ating paligid, para bang walang dumidinig at sumasagot sa ating mga dalangin. Pero tandaan po natin, isipin mo na ang presensya ni Diyos ay kasama mo. Isipin mo na ang kapangyarihan niya, ano? Kaya niyang pahintuin anumang bagyo na meron tayo. Basta kilalanin mo siya. Standing on the promises of God.